Good morning, everyone. This is your boy, Bien, from Bien Moto TV. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagbabalik ako again and again and again. So, yun na nga. Pag-uusapan natin kung ano ba yung mga naging DIY at upgrades ko na sa motor na ito. Well, sasabihin ko sa inyo, konti lang naman yung mga naging upgrades ko dito sa motor. So, umpisaan natin sa number 1. So, ang unang upgrades na ginawa ko dito sa motor na to ay yung radiator pan ko. Ginawa ko na siyang dual pan. Itong radiator pan ito ay hindi na yung stock, naka-dual pan na siya, at ang ginamit kong pan dito ay yung Yamaha Sniper 135 ang ginamit kong pan dito. At kami lang po ang gumawa nito, hindi ko pinagawa to sa mga mekaniko kasi mahal sila sumingil. Naiintindihan ko naman kasi mahirap talaga lalo nung ginawa ko na. So yun yung unang ginawa ko sa motor na ito. Second upgrades is for the protection of that radiator. That is this. Yan. Yung ating fender extension. Nabili ko lang to sa Shopee. Okay, so yan yung unang upgrades na yan yung second upgrade na ginawa ko. Upgrades na rin siya para sa akin kasi yun nga, for protection din ng motor. So inuna ko muna yung mga importante bago yung mga pampapugi. And yung first DIY ko naman sa motor na to ay yung kanyang shifter. Ginawa ko na siyang GP shifting. So instead na 1 up 5 instead na 1 down 5 up, ang nangyari na sa kanya ngayon is 1 up 5 down. So paano ko siya ginawa ito? Nakikita nyo, binaligtad ko siya. Dati ang posisyon niyan hindi nakataas, nakaganon yan, di ba? Makikita nyo naman yun po yan pag na kinumpare nyo tong video na to dun sa motor nyo ngayon. So yan, tinaas ko lang to, binaligtad ko lang yan. Dati nakaganon, dati nakaganyan, ngayon tinaas kong ganon. So yun yung ginawa ko dito. Okay, so yun yung first DIY ko sa motor na to. And yung mga plan upgrades ko para sa motor na to is, unang-unang plan upgrades dito, baka by this month bumili ako nung GLX yata to, yung slider. Yun po yung magandang slider po ngayon, GLG, basta nagsisimula sa G yun. Yun yung unang bala kong i-upgrade, lang i-bilin dito para dito. Tsaka yung lever guard, yung parang sungay dito. So sorry, nakalimutan ko rin palang sabihin sa inyo. Ang isa sa mga binili ko para sa motor na to is itong work slider. At meron din ako sa likod, tinanggal ko lang kasi pipinturahan ko yung swing arm spool ko dito, tsaka yung slider ko rin dito na para dito. So yun, yun yung mga upgrades na ginawa ko sa motor na to at DIY. And also yun, guys, may i-announce pala ako. Kahapon papunta ako sa trabaho ko, nabangga ako, puta, ito yan yung na-damage sa akin, buta yan lang. So papakita ko sa inyo yung picture kung anong naging itsura. So binangga ako ng Honda Beat, kaso buti na lang itong tail ng RC is matibay. So ito lang ang na-damage talaga, yung mismong plate lang. Magbibiting the red light sana yung nakabit. Eh kaso, huminto nga ako kasi nga, stoplight eh. Hindi naman ako kukupal na magbibiting the red light. Di ko isasangalang-alang buhay ko doon sa ganun. So yun na nga, nabangga ako, nagulat ako, bag, gumana na lang. May tumunog na lang doon. So yan, nabasag. And yung sa bit naman, nabasag yung signal light niya. So yun, give me a moment, papakita ko sa inyo. Ito. So yun yung nangyari sa motor niya. Eh ito yung nangyari sa motor ko. So siningil ko na lang siya ng 300 pesos pampagawa lang nito. Tsaka, hindi ko na siya siningil nung mga kung ano-ano pa kasi hindi naman tayo garapal na mamimera pa eh. Nakita ko naman yung mukha nung manong, talagang parang kinakabahan eh. Maamong tupa eh. So ayoko naman mag take advantage siya ganun. So yun lang naman yung nasira sa motor ko. And also ito, ang linis no. Ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng engine degreaser. Ang kailangan nyo lang, suka, T
Tiner at Joy. Yun lang. At sa mga gustong malaman kung paano ko ginawa yung engine degreaser na yon, PM nyo lang ako or leave a comment down below. Ituturo ko sa inyo yung pull instruction. Pero yun lang ang kailangan nyo, Tiner, Suka at Joy. Pero basta yung Tiner, yung tubig din pala, sorry. So ang gagawin nyo lang po is yung kung alam mo may 100ml kayo na bote na spray bottled. Sa 100ml na yun, yung 50%, yun yung mga ingredients, which is yung thinner, vinegar, tsaka yung Joy. Yung the rest na 50% na matitira is puro tubig na yon. So ang gagawin nyo lang is mas marami yung thinner, sumunod yung suka, tas konting patak lang nung Joy, and then ihalo nyo siya dun sa tubig. Tapos yun na, kalugin nyo lang, and then ispray nyo na sa mga gusto nyo tanggalin. And very effective siya, guys, don't worry. Binasa ko muna yun bago ko tinuro sa inyo. So yun lang. So yun lang ang nangyari sa motor ko. So pasalamat tayo at ganun lang ang nangyari. So yun, kung may natutunan ulit kayo, please hit that like button and pakisubscribe na rin sa channel ko, and hit that notification bell para maging updated kayo sa mga future videos ko if you want. Okay, so this is your boy Bien from Bien Moto TV. Paalam!